mga kabonsai army, andito na lang po tayo. Salute! For today's video, ay mag ano po tayo, brand selection ng mga late bloomers na tugas. Sila po yung, kung ako po, kung napanood nyo po yung aking video, ay na i-brand selection ko na po yung tatlo. Tapos, pito po sila. Yung isa po, late pa rin. Tapos, meron pong isang bisita. Personal pong nagtanong ng paano mag-brand selection. Na-demo ko po yung isa na tugas sa kanya. Actual ko po siyang naturuan. Isa po natin siyang kasama. Yan. Ito po mga late bloomers na mga ano, na mga tugas. Yan. At bago po ang lahat, unang-una po ay nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga patuloy pa rin na nagsusubscribe at mahamog at sa mga patuloy na nanonood, po maganda po yung mga views tumataas, yan po. At sana po ay habang pinapanood nyo to ay nasa mabuti kayong kalagayan. At kasunod naman po ay yung mga nagpapa-shoutout. Shoutout po natin sila Sir Buhay Bukid Mix Vlog. Yan. Salamat sir. Lagi po siyang nanonood sa atin. Sir Aldo Eugenio. Yan po. Maraming salamat po. Sir Benedict Galang. Yan. Shoutout sa iyo sir. Shoutout na kay Ryan Brugada. And Sir Jan Jan. Yan. Maraming salamat po. At ito po, ang video na to ay ginawa ko po ay Father's Day. Yan. Kaya sa mga ama, gumaganap na ama sa ating mga pamilya ay Happy Father's Day po sa ating lahat. Yan. Sila po ay mga tugas na late bloomers. Yan. Ano na yan, magkaano muna tayo? Mag-defoliate. Tanggalin muna natin para masilip natin. Ang dami kasing mga sanga at umbubo. Bawasan po muna natin. Ito kung sino yung pinakamataas. Siya pinaka-healthy. Po, isang tip nga po pala sa ating mga kabonsai dyan, pag ang materialis nyo po ay matagal mag-usbong, huwag nyo po agad susukuan. Baka po ang mga yan ay ang tinatawag po ng iba kasi baka po nauna ang ugat. May ganun po kasi ang proseso sa pagtatanim. May mga materialis po minsan nauuna ang bago ang usbong. Pag nauna po ang ugat, mas mainam po yun kasi mas magiging mas stable ang materialis. Hindi po katulad ng mga nauna ang usbong, hindi po yan mas stable. Hindi po kung tumubo na usbong ay buhay na po yan. Okay, yan, lumipat lang po tayo ng pwesto at bigla pong umulan. Gamog. Ayan. At tuloy ko na po yung ano, may mga materialis po kasi nauuna ang mga ugat kaysa usbong. Kaya po huwag nyo po agad gagalawin o bubunutin. Baka inisip nyo patay na. Huwag nyo po agad gagalawin. Tapos po, yan. Katulad po halimbawa ng kalyos. Kalyos po, pag bago mag-usbong, maswerte po pag maka isang buwan, mabilis. Isa po, umaabot ng 3 months bago magka-usbong ang kalyos. Kaya, mga late bloomers, huwag nyo po muna agad gagalawin. Huwag nyong bubunutin, nahayaan nyo po muna. Sa akin pong experience, ang matagal mag-usbong, kalyos, bantige, tapos may mga nagsasabi din po yung ano, bantolinaw, kamagong, yan, matagal po silang mag
shoots. Ayan po. Huwag nyo po agad bubunutin. Ayan. Kasi po baka akala nyo po, lalo na po sa mga baguhan, baka akala nyo po ay patay na. Ayan. Ang kalyos po, lalo na 3 hanggang 3 months po bago yan magusbong. Maabot po yan. Kaya kung may mga materialis kayo, huwag nyo agad bubunutin o gagalawin. Baka po nauna lang yung mga ugat. Yan. Yan. Natulad po ng sinabi ko kanina, huwag nyo pong agad-agad bubunutin pag hindi agad nauusbungan. Yan. Lalo na po yung mga maseselan pag nasa ICU, huwag nyo munang tatanggalin sa ICU. Pag nag-iba po ng klima yan, maari pong ikamatay ng materialis nyo. Huwag po kayong maiinip, lalo na sa mga maseselan na materialis. Hayaan nyo po muna sila, bigyan nyo po sila ng time. Huwag pong hinahawak-hawakan agad, huwag inuuga, at huwag nyong bubunutin. Yan. Pag yan naman po ay nakakitaan nyo na tinubuan ng kabuti, mga molds okay, pero pag kabuti po yung tumubo, baka po nga patay na or yung part na yon ay namatay na. Pero pag molds pa lang po, ang gagawin nyo lang po dyan ay brush, toothbrush, lalo na sa mga naka-ICU, toothbrush, saka dishwashing soap, Enjoy, para organic. Tapos dahan-dahan nyo po yung babrasin. Huwag nyo pong medyo gigil, dahan-dahan. Kaya kasi nga po, pag nauga ang materialis, ikamamatay po nyo yan. Lalo na sa mga bagong materialis. Tignan po na natin kung alin ang ating front or back. Anak, ulan lang ka. Hindi. Lipat ka kaya dito. Ayan, yung anak ko kasi nandito, dinidecorate niya yung isa. Dito po siya, lagay para pag demo natin namaya ay naka-defoliate na. Ayan. Tignan natin yung harap. Ito, dito, medyo pantay ito. Yung branch na to, tatanggalin po natin kasi nagiging, ano siya, parang poking, makakasundo sa mata. Ayan, masyadong diretsyong-diretsyo sa harapan. Ansin po natin yan para makita natin yung harapan. Ayan, yung mga tumutubo sa baba. Ayan. Ano po yung front natin. Kasi pag dito sa likod, ayan, meron siyang isang sanga dito na nakausli, paharap na ganun. Hindi yun kagandahan gawing front. Ayan po yung pwede natin gawing front. Ayan. Tapos yung mga katulad nito, ayan po. Ilan sila? 3, 4. 4 silang sanga na magkakatabi. Ayan. Gagawin po natin dyan. Parang ganyan po yan. Ang tatanggalin po natin yung dalawa dito. Kasi magiging magkalayo na sila. Yung dalawa na yan. Kasi parang multiple trunks po ito. Ano ito po eh? 4. Multiple trunks. Tapos magta-trunk na nag-stem na siya dito. 4 po yung ganyan. Pwede po natin gamitin yung dalawa. Yan. Dalawa po ang pwede natin gamitin. Yan. Yan. Meron na tayong dalawang sangang magkaganon. Ito. Dalawa po sila. Yan. Tanggalin po natin isa. Ito, papunta rito. Tapos itong nasa loob, napapunta dito sa branch na to, tatanggalin po natin yun. Pero kung halimbawa lang ha, mga taan yun eh, mga daya tawag dun eh. Yung dito, walang tumubo. Pero merong isa dun sa gitna, napapunta rito. Ang ginagawa po ng iba, ibe-bend yun, papunta dito sa labas. Dadayain, lalo na't pag walang lumalabas na katulad nito mga sanga na to dito.
dadayain po mula rito sa gitna, papupuntahin yun sa labas. Pero yun po yung kinatawag na daya, pagdadaya ng mga brands. Ito yung itatanggalin natin. Ayan. Tapos dito sa baba. Ayan. Tanggalin muna natin yung isa. Mahina. Ayan. Makakahabol itong mga nasa baba na to. Tanggalin muna natin. Anim siya oh. Anim na shoots. Kapag pipili kayo ng shoots, huwag po yung pinakamataba agad ang titignan, tatangang ititira nyo. Pipiliin nyo po yung magkakatabi ang nudes. Ayan. Magkakatabi ang nudes. Tapos yung kung merong nakagano na, yung patagilid agad, yun ang ititira nyo. Huwag yung nakatingalang masyadong ganun. Yun po yung mga anuhan nyo. Kasi po, minsan naman, pag yung mataba agad ang pinili nyo, baka po water sprout yun. Hindi po yun ginagamit. Ayan, ang daming yung mga maliliit na sanga rito. Tatanggal tayo ng marami. Ayan. Multiple trunks to eh. Tira natin, tigi-isa lang. Kaya mga sobrang baba, tanggalin po natin. Ayan, hanggang nandito sa baba na to. Tanggalin po natin yan. Ayan. Kailangan mainam kasi yung magkakatabi yung nudes na mapipili nyo. Para pag nag-twiggings, nag-secondary branch, ay mabilis. Ayan. Tapos yung mga tumutubo sa yung kung magpapataba kayo, may mga sanga na tumutubo sa gilid, tatanggalin nyo po muna yan. Ayan po, mag-focus muna tayo sa pagpapataba. Yan, pag di natin yung binawasan agad ay maiiwan po maiiwan yung ibang mga sanga. Merong mga ano talaga, mga late bloomers nga ang tawag. Ito na lang. Ilan dulo na to. Saka po, another tip. Review, parang review na to. Naituro ko na din po kasi. Huwag po agad nyong iwawire. Mga 3-4 months. Huwag nyo po munang iwawire. Kasi, hindi pa po totally totally ano ang ugat niyan, stable. Yan. Mga hintayin niyo po man lang maka 6 pataas. Yan. 6 pataas po. Yan, tapos babawasan po natin ang mga dahon. Yan. Pag tinanggal po niyo ang dahon, konti lang yung titira niyo sa dulo, ganyan. Yan po, mabilis gugulang. Kung kulay, medyo kulay green pa yan, magbabrown po agad yan. Yan. Tapos yung paglilinis ng mga edge, ito, huwag nyo rin po muna gagawin. Yan po, yung mga abang. Yan po, huwag nyo po muna yan gagalawin. Basta bawas lang dahon, bawas sanga, mga unhealthy na sanga, mga sangat na tumutubo papaloob, mga sangat na pailalim, yan po, tatanggalin po natin yan. Yan yung ito yung front. Yan, multiple trunks. Tapos ito, napakataba na oh.
Dahil pang apex siya, pwede ko na po siyang putulin para itong mga nasa ibaba nito ay makahabol. Yan po. Huwag po kayong mag-alala lagi tungkol sa apex. Kasi po ang apex ay mabilis mabuo. Kaya sa paggagawa po ng bonsai, medyo inihuhuli po yan. Kaya huwag po agad yung binubuo ng apex. Unahin po natin yung ma'am nasa baba at nasa gitna. Yan po muna tayo mag-focus. Diyan sa taas, trim-trim po natin yan. Kasi po pag yan po agad yung nag-focus tayo, mapag-iiwanan po yung nasa baba. Ayan. Setback po muna natin siya. Mga 1.5 inches. Ayan. Para makahabol itong mga nasa ibaba. Kasi magdo-dominate po siya talaga. Ayan po. Yung isa naman po. Ayan po. Ito naman po yung isa. Ayan. Ito po yung isang class. Kung mapapansin nyo po. Ano siya? Hanggang third generation ng sanga meron siya. Ito po yung mga klase ng materyales na madali nyo po silang mabubuo. Ayan. Kasi na hanggang third generation, no, meron siya. Ito nga lang, yung front niya, ito, masyado siyang medyo bend. Pero meron siyang isa sa likod. Ayan, no. At yung isa na to, slanted naman siya. Pero ito, ang forma nito ay multiple trunks din. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trunks po. Multiple trunks. Pwedeng ito itanggalin para ang matira, maliliit, magkakasinlaki sila halos ng sanga. Or ito, ika-cutback to. Tanggalin po yan. Tapos itong nasa likod niya, tanggalin din para lima lang din. Bali anim nga pala, anim. Kung tatanggalin yung isa, magiging lima. Ayan. Pero sa susunod na po natin 'yon gagawin. Ngayon muna ay branch selection muna tayo. Po pala, shout out doon sa aming grupo sa City of San Jose, Del Monte, Bulacan, Bonsai Hunters and Collectors. Ayan. Especially sa presidente namin, Ninyo Ariola Duyugan. Ayan. Ayan. Itong mga gantong materialis, kahit po maliit, kung makikita nyo po sa mga seller, ganyan, kahit po maliit, pero ang binibenta nila hanggang third generation na ang sanga, samantalahin nyo na po yun. Magandang klaseng materialis po yan. Madali po yan mabubuo. Kasi hanggang tatlong ano na po yung makukuha nyo. Tatlong henerasyon. Yan. Natin yung mga, yan o, yung mga sanga na sa ilalim, papunta. Yan, tiyatanggal yan. Ito. Pero ito sa ano po na to, sa part na to, hindi ko po tatanggalin itong nasa baba. Kasi po ito, pag nilinis ko to, pwede ko siyang i-wire papunta doon. Kaya magkakaroon ng illusion na bumaba yung sanga. Yun. Kaya yung hindi po natin tatanggalin yung isa na to. Sa parte lang na to, pero kasi siya yung magiging end part naman. Yan o, ganyan. Yan. Kaka-cutback po muna natin ito muna ngayon dahil siya yung naging dominant. Hanggalin po muna natin siya para makahabol po yung iba. Yan. Pero kahit undecided pa tayo, ikitira pa rin po natin muna yung sanga, either sa puputulan natin at sa hindi, ipuporma na rin po natin. Lumakas na po ang ulan. Wala po kasi tayo doon sa tambayan. Kasi may nga nakasampay. Araw-araw na po kasi halos umuulan dito sa amin. Ayan. Ulinisin na po natin. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Hit the notification bell.
At pa-comment na rin po para mapansin po natin, malaman natin yung review nyo. Yan. Kung ano, kung may tama ba tayo o mali yung ginagawa po natin. Yan. Yung po ang ano natin, parang review. Yan. Yung mga comment nyo. Yan. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nagko-comment po, maraming salamat. Napapansin nyo po yung mga mali, mga tama. Yun po, pag mga tama po yung ginagawa natin, patuloy po natin yung gagawin. Pag mali, babaguhin naman po natin. Ayan po. Ayan. Ayan. Tatanggalan na lang po natin ang mga konting dahong pa para makarecover. Tapos pag mga after 2 to 3 days, at sana matiyempohan natin na wag umulan, i-sprayan po natin yan ng ano tawag dito, fruit amino acid, para mabilis po bumalik yung dahon at mga usbong. Mag-usbong po siya kasi po hahaba po yan, ang hahaba pag i-sprayan po natin ng fruit amino acid. Sa mga hindi po ano yun, meron po din po tayo itong video kung paano gumana ng fruit amino acid. Yan. Maganda po yun sa halaman, pampalago. Hindi lang po sa bonsai, kahit po sa mga flowering nyo, maganda po yan. 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 Ganda po nyo. 1, 2, nasa third generation na po agad ang mga tanga. Hanggang third generation agad. Ganda itong materialis na to. Maliit lang, mabubuo na po ito agad. Kaya, paka-aalagaan po natin ito. Ayan. Tapos yung paglilinis po ng mga gilid, ay hindi pa po muna natin gagawin. Ayan po ay sa mga gagawin. Next video na po natin yan gagawin. Itatabi po muna natin at tapos na po yung ating pagbabrand selection. Ipili pa po nga sana tayo yung isa mabagal po talaga, ano po kasi siya yung may sunog yung katawan. Meron po kami nabili ng tropa ko ganon, medyo big size, may sunog, ganon din po yung naging character niya. Kaya po kung kaya nyo po yung materialis nyo, itanim nyo sa ano, sa lupa, tapos mag ano kayo ng hollow block paikot, tapos sapinan nyo ng sako or plastic na makapal, tapos doon nyo po sila itanim para mo mabilis, lalo na po kung buhay na mga ganto po ba, halimbawa ganyan, sure na sure kayo dyan kahit yung i-transplant nyo yan rekta sa lupa. Ang kagandahan lang po nun, nakakulong sa hollow block at may plastic. Yung mga root, may magpuproduce po yan ng root hairs. Hindi po malalaking ugat yung rerekta agad sa lupa. Pag meron po kasing may sapin na ganyan, magpuproduce po yan ng root hairs. O, kaya huwag kayong mag-alala. Yung sabi ko nga, huwag yung ano, extension pot lang po talaga para sa akin yung hindi ko ano agad nirekomenda. Pero kung rerekta nyo sa lupa at may sapin yan, magpuproduce po yan ng root hairs. Kaya po mga kabonsai army, sana po ay nakapagbigay po ulit tayo ng mga munting tips tungkol sa pagbabrand selection. Yan, kung gusto nyong yumabong agad yan, pwede nyo po yan ilagay sa lupa. Ano nyo, kaya lang may sapin. Nakagawa na din, gagawa din po tayo nun yung aking Hibiscus Taiwan. Yun po ang napo-focus po natin gawin ngayon, Hibiscus Taiwan. Maglalagawa po tayo ng maraming nakarekta sa lupa. Kaya mga kabonsai army, maraming salamat po sa mga patuloy na nagsusubaybay po sa atin. At ako po ay lalo yung na-inspire. Ayan. Oh, may ugat. Ayan. Ayan po. May ugat.
sugat siya nakalabas. Oh. Pag ito po yung nakapatong sa lupa, it's okay lang po yan kung gusto nyo biglang lalago yan. Pero, mga, halimbawa, nakita nyo po yan, mga 2 months, angatin nyo sa kanyang putulin. Tapos, magpuproduce po yan ng root hairs dito sa loob. Tapos, may lalabas ulit. Hayaan nyo po ulit, mga 2 months, putulin nyo po ulit. Ganyan. Para dito sa loob nagbubuo ng root hairs nagpo-produce, hindi po sa labas. Kasi po pag yun yung hinayaan nyo, yung isa lang po na yun, tataba yun, walang root hairs dito yan sa loob. Maliban sa balite. Sa balite, okay lang. Dahil ang balite, pag pinutol nyo ugat, may root hair, may tutubo po yan agad na ugat. Hindi po katulad ng mga ganito, mga hardwood. Medyo masiselan. Kaya mga kabonsai army, sana po nandito na lamang po ang ating pagbibideo. Lumalakas na po yung ulan. Pagpasensyahan nyo na po kung maiksi lang po yata yung magiging video natin ngayon. Lumalakas po yung ulan. Nababasa na po tayo. Sana ay nakapag-share po tayo ulit ng konting knowledge. Yan po. Parang pagtulong po natin yan sa kapwa natin. Kahit maliit na bagay, may tulong pa rin. Yung hindi lahat po ng bagay hindi lahat ng tulong ay nadadaan sa pera. Mayroong mga tulong na payo, tulong na physical, tulong na moral, inspiration, yan ganyang klaseng mga tulong. Yan po yung mga mas mahalaga kaysa sa pera po yan. Kaya hanggang dito na lamang po mga kabonsai army, maraming salamat po. Stay safe po sa ating lahat. Umuulan na po talaga. Hindi na natin mapipigilan. God bless. Salute. Adios.